Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay dito sa pinoyradio.com. Ako po si Attorney Maria Eleanor Rodriguez, ang makakasama ninyo for the next hour dito sa programang Konting Kaalaman, Malaking Katulungan. Before anything else, I would like to say Happy Halloween to everyone. Everyone, my friends in Canada, here in Los Angeles, California, or even in San Francisco, and of course, my friends in the Philippines. Now, for today, we have a very important topic that I believe every single Filipino should know. My guest for tonight has been on my show previously, but I felt the need to bring her back because she knows a lot about tax law in the Philippines. And these are the things that I believe you should know. I was surprised because recently I spoke to a few people who still have properties in the Philippines that they've inherited from their loved ones, and they did not know about the amnesty on estate taxes. So tonight we will learn about that, as well as the updates on income tax law from the income tax law of the Philippines. Now, let me introduce to you my guest for tonight. She is not only a lawyer, but she's a doctor of education. She has a doctorate in educational management. She is actually a bar reviewer, and that's yearly. She's been doing this yearly. She is from Baguio City. She has a practice in Baguio City. However, she also has an office in Quezon City. She comes from St. Louis University, Baguio. That's where she got her Doctor of Education degree. She has a Master's of Laws in Taxation from MLQU Manila. And like I said, currently, she is a bar reviewer in taxation and commercial laws. She goes from different centers. Among them are Powerhouse Law Review Center, UP Diliman Bar Review Institute, University of Santo Tomas Law Review, University of San Jose Recoletos, Cebu City. So she goes everywhere in the Philippines because she's very in demand. She knows her laws, and she, as you will find, when you meet her, when you hear her speak, you'll understand why she's in demand, because she explains everything perfectly well. You know how most lawyers sometimes talk gibberish because she don't understand what they're talking about, because it's the law, right? But she explains it so well that you will understand everything she says. Now, apart from that, she's also a university professor of law in University of Santo Tomas, San Sebastian College, Recoletos, University of the East, Tarlac State University. And she also was a professor in other schools, but she's on leave at the moment. As I indicated, I believe earlier, that she graduated from St. Louis University, that's her graduate school, and University of Cordillera. She also has come up with books on tax law, corporation law, negotiable instrument, commercial law. So she's also a Supreme Court accredited mediator in Baguio City and an MCLE lecturer. That's how I met her. When I attended the MCLE in the Philippines, I met her, and I was very impressed because, like I said, to be honest with you, of all the laws that I've studied back in law school, I was scared of taxation law because of the numbers that's involved. But you know, when I heard her speak, everything was so clear. So I thought, you know, she would be a very good guest to enlighten everyone about Philippine tax law. Okay, I think I've introduced her well enough. So let me just bring in my guest for today, Attorney Jeannie Lim. Hi, Attorney Lim. Hi, magandang umaga po. Umaga po, yes. Dito sa amin. Oh yeah, I'm in LA, so gabi naman sa akin. So I have introduced you to our audience. Medyo sinabi ko lahat ng inyong credentials, and I also indicated how we met through the MCLE lectures in the Philippines in 2019. And you were my guest back then, and it was still in person. Mm-hmm. We met in person. So
That was before the pandemic. And I indicated to the audience that I felt the need to bring you back because I realized may mga nakausap po kasi ako recently, they did not know about the amnesty that was extended. In the first place, they did not know that there was an amnesty. So I think we would be tackling that as well. On top of that, I understand that you also have updates on Philippine tax law, income tax law, right? Mm-hmm. Okay, so I guess let's begin and I will let you lecture us because you know what is important for the people to know at this point. Gusto niyo mag-umpisa sa income tax, well, we can do that. And then I'm hoping that eventually we can talk about, when we talk about the estate taxes, the amnesty and such, maybe you can just give them, we can, you know, let them know what that is about, because other people don't even know about the fact that they have to file these things in court, if you inherit something, and, you know, so maybe we can just delve into that a little. So mag-umpisa na po kayo sa siguro income tax law. Okay. So, sa income taxation, dalawa po yung major amendment sa taxation law. That is the train law, that is the amendment applicable to individual taxpayers. And we have the CREATE Act, that is the amendment that applies to juridical or corporate taxpayers. Yung amendment po sa income taxation that applies to individual taxpayer that took effect January 1st, 2018. So, sa individual tax rate po, medyo tumaas ng konti yung rate natin. Ang bagong rate po ngayon is between 20% to 35%. But then, if your gross income, if you are a compensation income earner, meaning a salaried individual, kung ang kinikita po ninyo sa isang taon is 250,000 and below, you are exempt from income tax. So dati-dati po, 10,000 lang, taxable na. Ngayon po, pinaas nila yung threshold, 250 na po ang cut-off. So any income, 250 and below, is exempt. Dito po sa exemption na ito, this will be inclusive of withholding tax. Wala na po kayong withholding tax sa income ninyo. Pag ganyan lang ang threshold ng kinikita ninyo. Yung hazard pay, yung holiday pay, yung overtime pay, at saka night differential na tinatanggap ng isang salaried individual, exempt na rin po yan sa income tax. If your income is higher than 250, then that is the time that your money will be subjected to withholding tax and income taxation. Dito po sa train law, tinanggal na po natin yung ating personal exemption na 50,000 per annum. Wala na rin po tayo ngayon na makiklaim na 25,000 per child dependent, a child who is below 21, unemployed, unmarried, living with the taxpayer and dependent upon the taxpayer for chief support. Wala na rin po yan, mga deductions na yan. So ngayon, ang mangyayari is, kung magkano yung sweldo mo, tignan mo lang kung ano ang total na inikita mo sa isang taon. Okay, yung pong 250,000 na yon, that applies only to the basic salary. If you are receiving other incentives or other benefits outside of your basic salary, yung mga benefits na yon, you have to add them all together in one year. Like for example, you have your 13-month pay, you have your Christmas bonus, you have your transportation allowance, you have your living allowance, you have your representation allowance, and many others. You add all of these benefits together and the first 90,000 of your benefits will be exempt from tax. So that if you are receiving, for example, 150,000 pesos of benefits outside of your basic salary. So do sa 150,000, aalisin po ninyo yung 90 because the first 90 of that is exempt from taxation. So ang matitira na lang po na 60,000, you have to add that now to your basic salary. And that will be covered by the regular income tax.
That is po if you are a compensation income earner. Now, wala na po tayong personal exemption, ha? Wala na tayong additional exemption. Opo. Wala nang deductions. Parang, wala na po. Wala na po. Na? Wala na. Pero tinaas nila yung threshold eh. Yeah. So, ang talagang na-hit nitong amendment na to, yung mayayaman. No. Yung mayayaman will end up to pay more taxes now. Yeah. Silang na-hit ng amendment. Yes. Right? Yes. 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 Okay. So ngayon, hindi magandang maging mayaman sa Pilipinas. Opo, mataas po ang tax. Mataas talaga. Okay, sige. Go ahead. Oh, okay. Now, if you're a businessman or a professional, like you are on your own, you are a lawyer, you have your own law office, you're a dentist, you have your own dental clinic. So a professional that is exercising his profession is deemed to be selling services. So you are in business. Now, if you are self-employed, this refers to sole proprietors and professionals that are on their own. So for tax purposes, they are called self-employed taxpayers. Mm-hmm. So they will be paying income tax and they will be also paying business taxes. Now, yung business taxes natin dito sa Pilipinas, dalawa ng dalawa. Iba yung babayaran mong business tax sa BIR, iba rin yung babayaran mong business taxes sa local government. Now, if you are self-employed and you have to pay your income tax and you have to pay your business taxes. Pero kung halimbawa po, ang gross receipt nyo, kaya ang gross sales ninyo, hindi lumampas ng 250,000 in 1 year. I'm sorry, hindi lumampas ng 3 million pesos in 1 year. Let's say you have your own law office. Ang kinita mo is 303 million and below. So you have an option to choose, all right, of paying the 8% flat or be covered by the regular income tax law as provided under the train law. So halimbawa po, si ako, meron akong law office. Ang kinita ko doon sa law office ko, the previous year, 2.5 million pesos lang. Now, because it is 2.5 million pesos higher than 250, subject po ako sa income tax. Ngayon, other than that, I also have to pay my business taxes to the BIR. Now, because ang kinita ko, ang pumasok na pera sa akin is less than 3 million, I have a choice how to pay my business taxes. I can use the 8% or if I do not like that, I can subject myself to the regular business taxes. Now, if I decide to choose or use the 8% for purposes of my business taxes, I will just compute magkano lang ang benta ko sa isang taon and then I will deduct the first 250,000 from the gross sales, yung benta sa isang taon. Whatever remains, I will multiply it by 8% and that is my tax now to the BIR. Now, if I have opted to use the 8%, I will be exempt from income tax and I will be exempt from the 3% percentage tax. So, 8% po, pag yan ang pinili ninyo as a self-employed taxpayer, wala na po kayong babayaran na income tax sa BIR, wala na din po kayong babayaran na business tax sa BIR. Pero ang mangyayari, yung mga expenses nyo, non-deductible. So whatever yung benta mo, total it in 1 year, deduct the first 250,000 from that amount, whatever remains, multiply it by 8% and that is your tax to the BIR. Okay. If you have decided this, wala na kayong babayaran na income tax because the 8% is in lieu of income tax and percentage tax. Pag yung 8% ang ginamit nyo, wala na kayong babayaran na income tax, wala na rin kayong babayaran na business taxes sa BIR. Ngayon, maraming mga self-employed taxpayer, ayaw nila yung 8%. While it is true na ma-exempt sila sa income, ma-exempt sila sa business tax, ayaw nila yan. Kasi you will end up paying more taxes if you use that. Why? Because if you are a businessman, you are a professional, your expenses are deductible. Exactly, yeah. Yes, you can deduct. So, if you deduct,
baka naman mas mura ang tax mo doon. Mas mura ang babayaran mo na income tax, mas mura din ang babayaran mong percentage tax sa BIR. Okay. Ngayon, dito sa business taxes natin sa BIR, meron tayong dalawang business taxes. The 12% VAT and the 3% percentage tax. Muna, attorney, balik muna tayo sandali para na kasi naligo na ako. So yung so yung income tax is based on, meron din ano yan, scale. Meron po. Opo, meron. So sa income tax muna tayo. Income tax basta below 250,000 and below exempt, right? Opo. That exemption applies only to compensation. Yes, yes. Okay. So yung mga compensation, ibig sabihin yung mga sumisweldo kayo, may nasa kumpanya kayo, pinasisweldo kayo, salary employee kayo, yun yung sinasabi ni attorney na hanggang 250,000 ang kinita mo in a year, hindi mo na kailangan magbayad ng kahit anong tax. Pagdating ng 251,000, yun ang masaklap kasi 1,000 na lang, subject ka na sa income tax. Right? Yes. Yes. So ngayon, ay i-compute nila yung 251,000. Yes. Ngayon, meron ba kayong sample or do you know yung scale saan mag-uumpisa yan, yung taxation, kung magkano yung percentage ng mga ganyan? You will be subject to 20%. That is the starting percentile applicable. 20%. So if your salary is over 10,000, if your salary is more than 250,000 pesos, mm-hmm. but less than 400, less than 400, your rate is 20%. 20% in excess of 250. Okay. So in excess of 250, meaning to say 20%. 20% ng excess ng 250. Opo, opo. So pag 251,000, yung 1,000 lang i-tax sa'yo. Opo. Ah, okay. Kasi akala ko, pag 251,000, pasok na pati. So 251,000, lagay na natin yun ang kinita mo. Minus 250,000. Okay. So 1,000 ang times 0.20. $200 ang, pesos. 200 pesos ang income tax mo. Yes. Pero okay, magbabayad ka ng business taxes, ha? Hindi, compensation to, di ba? Ah, okay. Compensation. So, okay. Sa compensation. So, okay. So, sa mga kumikita po dyan, at least alam nyo kung paano i-compute yung ano nyo. Tapos, wala nang deduction, right? Wala na. So, it's wala. Very straightforward now. Na wala na. Opo, opo. Wala silang pakialam po, 10 anak mo. So, wala na po. So, kumita ka ng ano, magbabayad ka pa rin. So, wala nang deduction. Okay, so malinaw na yung part na yun. Talagang lagi namang malabo ang ano eh, business tax eh. Yung mga self-employed. Okay, so now, when we talk about this kind of tax, sa self-employed, kasama din po ba dyan yung sole proprietor, or not sole proprietor, but business owners, o iba pa yun? Yes, kasama po. Na sila. Okay, so like, if I go back to the Philippines and I run my own private practice, I will be in this category, right? Because yes. I'm self-employed. So if, on the other hand, I'm not practicing, but I am an owner of a salon, ganun pa rin, right? Opo. Okay, so lahat ng businesses, kay lawyer ka, kay services, kay kung ano man yan, you'll fall under this. At sinasabi niyo, yung 8% na choice mo. So, gusto ko lang malaman kung tama ako. So, yung ang choice ko ngayon, halimbawa, ang kinita ko, 1 million. Mm-hmm. Right? Okay, so 1 million. I have a choice, sabi niyo po, di ba? Mm-hmm. I pay 8% minus the 250,000, right? Mm-hmm. Tama ba? Mm-hmm. Without deduction. And what, yeah, without deduction. And without whatever deduction remains, you multiply it by 8%, and that is now your business tax. If you want to use the 8, then you don't pay income anymore. You don't pay business taxes, but only the 8. Okay. But only the 8. Oo, so 1 million lagay natin minus 250,000, okay. Right? Okay. 250,000. Teka, mali. Is, okay, so ang deductible. So 750 ngayon ang taxable income mo. Yes, times 8%. Times 8%. So ang babayaran mo 60,000. Mm-hmm. Without deduction. Mm-hmm. Okay. Ano yung isa mong choice? Yung isa mong choice, ayaw mong gamitin yung 8%. So kung ayaw mong gamitin yung 8%, doon ka sa regular rate.
Okay, uh-huh. Magbabayad ka ng income tax, magbabayad ka pa ng business taxes. Huh? So, yes. Anong tawag dito sa 8%? Di ba ito yung business tax? 8 flat. Ay, pa po. Okay, kaya ako nalito. Akala ko, ito na yung business tax. Okay, so meron ka, okay. So, kapag business owner ka pala, you have an option to pay income tax or 8 flat or business tax? No. Yes. I repeat, no. Sorry, like, for example, if you are self-employed, okay, so normally, you pay income and business taxes, mm-hmm. right? Okay. Now, because your gross income is 3 million and below, mm-hmm. you have an option to choose whether to apply the 8% okay. or to apply the regular. Which is, okay, so punta tayo doon 8%, kung sa 1 million, 60,000 mabayaran ko. Mm-hmm. Pagdating sa regular, yung 750,000, anong nasa anong siya? Anong... You will multiply that by 20%. So, nasa 20 ka pa rin. Oo, nasa 20 ka pa rin. Okay. Because... oh my gosh! Oh, 1 million? No. It's more than 1 million. Oh, 1 million na yun, no? Opo. So that is 130,000 plus 30% in excess of 800. Yun ang magiging bracket mo. So, tanggalin natin muna. So, 1 million, tatanggalin natin 800,000. Tama yes. Ka? Okay. So, natitira 200. Doon sa 100,000 ng tax mo doon, 130,000 na. Tapos, in excess of 1 million, you will multiply that by 30%. Hina ako talaga okay? Sa math. Okay. So, paano? Okay. Yung 1 million ko, ano muna kong gagawin? Alisin mo 250. Kasi nga, exempt yung 250. Okay. So, 750 na nga lang yung taxable income ko. Okay. So, the 30,000 that is your tax, okay, for 400,000. Ulitin natin. Ganun? So, doon sa 750 mo. Tanggalin na natin 400. Okay. Alisin mo yung 400, meron ka na dyan babayaran na 30,000. Okay. So, in excess of 400, you will multiply that by 25%. Times 25%. In excess of 400. Okay. So, 87,500 plus 30,000. Yes. Pag yan ang gusto mong gamitin na 8. So, makikita mo, mas mahal ang babayaran mo pag nasa 8 ka. 70,500 compared to the 60,000. Yeah. Eh bakit ayaw nila to? Sabi niyo mas gusto nila yung... Ayaw nila yan kasi mataas yan eh. Ah, itong ayaw nila. Gusto nila yung 8? Oo. Gusto nila yung regular. Yan yung tinatawag. Yan formula na yan. Oo. Yan yung tinatawag natin na regular tax yan. Pero kaya lang, yung sinasabi mo nga na 1 million, may mga deductions pa doon eh, di ba? So, kasama din. Ito. So, sa regular, itong kinumpute natin regular to. Yes. So, may mga deductions to. Oo, dapat may mga deductions to sa sinasabi mong 1 million. Okay, so ngayon, ito na. 117,500 yon, di ba? So, para magkaroon ka ng, dapat, kasi tanggalin mo yung 60,000, mga 57,500 pesos ang difference eh. So, dapat mas malaki sa 57,500 ang magiging deductible mo. Kasi kung halimbawa ang kinita mo, no, 1 million pesos, yan ang gross receipt mo. Yan yung perang pumasok sa iyo. Halimbawa, ikaw, may law office ka sa Maynila. Mm-hmm. Okay? So, doon sa law office mo, meron kang rent income, rent expense, right? Yeah. Meron kang rent expense. Meron kang salary ng mga tauhan mo. Okay? Ibabawas niyo po yan sa 1 million, right? Yes, ibabawas lahat yan. So, yung rent, yung salary, magkano yung... Magkano po ka rin dyan, attorney? Depende kung saan ka lugar at saka gaano kalaki yung space mo. Medyo, naman. Yung mga 40. Oh, talaga? Oo, mga 40. 30,000 times 12? 480,000 yung gastos mo? Oh, sa rent expense mo pa lang yan. Oh, ibabawas mo pa dyan yung sweldo ng tao mo. Ibabawas mo pa dyan yung kuryente, yung tubig, yung internet connection mo. So pwedeng wala ka ng gastos? Wala ka ng babayaran. Because so you are allowed
Kaya mas gusto nila yung regular computation. Yes, yes. Oh, yung regular computation, that Tiny, I would like also to mention that yung regular computation na yan, that applies to our dual citizen, kababayan. Yes. Oh, okay. Yung mga Pilipino na nag-avail ng dual citizenship and they can come home, they can invest their money here, put up their businesses here, they can buy properties here. Pag magbabayad kasi, if they engage themselves in business here, ang ibig sabihin, magbabayad din sila ng tax sa gobyerno. So they can use the aid or the regular. Yes. Ayan, so yung mga anyan, yung mga audience po natin diyan, yung mga nakikinig at nanonood nitong programa natin na nasa abroad, kung kayo po ay dual citizen, importante malaman niyo to para alam niyo po kung ano yung dapat yung bayaran sa Philippines. Nga attorney, medyo in line din dito, kung ikaw ay kumita sa ibang bansa, hindi naman yung taxable ng Philippines, di ba? Kung dual citizen ka. Yeah, because you are a non-resident citizen. Oo, so diba? Yung kita mo sa abroad, hindi taxable dito. Oo, okay. Doon lang. So ngayon, so wala akong problema, wala pa akong kinikita kahit saan. Pag umuwi ka lang at doon ka nagtrabaho, doon ka ngayon taxable. Right? Pag umuwi ka, dual citizen ka, itatax ka sa income mo, within the Philippines. Oh, within the Philippines. Pag meron kang income abroad, the Philippine government, hindi na isasama yun. Malino po yun. So, you don't have to worry about it. Pag pumunta kayo ng Pilipinas, gusto nyo magtrabaho doon, at kumita kayo doon, doon lang kayo magbabayad. Philippines. Okay. Ngayon, yes. Huwag na natin pag-usapan ang taxation ng ibang bansa, gaya ng Canada. Opo. Kasi ang Canadian, it follows you wherever you go. Ganun sila. So sabi ni ang pagkakaintindi ko, hindi ako tax lawyer pero syempre kailangan maintindihan ng konti. If you go to, you're from the Canada and then you go to the Philippines and invest and then you have income, you still have to declare that income to Canada. Pero ibabawas nila yung tax na binayaran mo diyan sa Philippines. Yes. Ganun. So ayoko. Mas gusto ko yung sa Philippines, yung straightforward na nagbayad na ako eh, di ba? Double taxation. Nagbayad na ako. Dito na. Hindi na nakikailaman yung sa ano ko sa abroad. But anyway. Okay, so ngayon, yung mga dual citizens na umuwi, you can also avail of that, di ba? Lalo mga self-employed. So tama nga kayo, ang task nga ng ano, kasi kung, I guess you can avail of the 8% kung wala akong masyadong deductible. Yes. Wala ka talagang deductible. So, I guess it's advisable for them to compute first which one mag-aano. Yes, yes. That is what we are doing now for and in behalf of our clients. We always do both computation and find out kung saan sila makakamura. Yes, yes, yes. Now, meron mga nagtatanong sa akin, attorney, na meron silang mga biniling mga properties dito. Meron sila dito mga condo. Yeah. Ay tinatanong nila, hinuhulugan pa lang nila yung mga properties na yon. So wala pa silang title. Ano daw ba ang mga tax na babayaran nila? Sabi ko, for as long as you are in possession of the property already. Meaning to say, you can use it, you can possess it, even if you do not have title, basta you can use, the beneficial use is already transferred to you, liable na po kayo sa real property tax. Magbabayad po kayo yan sa city government because our real property taxes are local taxes. You pay that to the local government where the property is located. Hindi po, huwag alisin po ninyo, disengage from your mind na hindi ako magbabayad ng real property tax kasi hinuhulugan ko pa lang. Wala pa akong title. The real property tax is not dependent on a title. Basta you can already use, possess the property, you can enjoy, you can occupy, liable na po kayo dyan. Maski po nakasanla ang property ninyo, magbabayad din po kayo ng real property tax. Maski po hindi ninyo ginagamit, like you bought yourself an idle land for future investment. Idle, hindi ginagamit. Magbabayad din po kayo ng real property tax. And please take note, ano, yung local government natin, they are very powerful. Okay? If they will see
that you have not been paying your real property tax for more than 5 years. They will communicate with you, and there is even a possibility that they will sell your property, the proceeds of which will be applied to your tax liabilities. Mm-hmm. Oh, in my case, yung lupa namin, sige, benta nyo para makuha ko yung... Hindi, ang hirap ibenta eh. No, but, so when it comes to that, yan yung issue naman na yan, paano po yung gaya ng, yung mga condo, kasi napakaano yan eh, maraming may ganyang cases, yung abroad, bumibili ng condo dyan, papayad, hindi naman napapakinabangan. Mm-hmm. Pero, kasi, kung hindi pa naman, paano kung hindi pa nabibuild yung condominium, right? Wala pa pong tax. Wala pa. So, wala pa po. Para malinaw lang, no? So ngayon, ang sinasabi ni attorney is, kapag ang condo is built na and you can use it, even if you don't have title over that property yet, yun na yun eh. Pwede mo nang gamitin. Ikaw na magbabay ng real property taxes. Now, attorney, alam niyo po ba? Kasi, di ba, syempre, yung mga condo corporation, they should really apprise their buyers of this loan para alam naman nila. Ngayon, kung hindi nila sinabi sa inyo ngayon, alam niya na. Kasi di ba, I mean, importante na malaman because I think, paano nila malalaman na sa'yo yung property kung hindi i-declare ng condo corporation doon sa local government that this unit belongs to you. Diba? Other, kasi if it's not, if they don't say that, then the condo property will have to pay for it. Di ba? So, kahit sabihin mo yung actual title, wala ka pa. Pero iyon na yun, nabili mo na, then bayad ka na ng real property taxes. Okay. Marami din. Pwede online? Meron yes. Ka? Meron po. Marami din sa atin, mga kababayan na nandyan, bumibili ng condo dito at pinapaupa. Kasi hindi pa pinapaupa. Transient bed. Ano ba yun? Board and bed and ano bang tawag doon? Airbnb, mga ganyan. Airbnb, ginaganon nila. So if you are into that, dalawang tax ang babayaran mo. Ay tatlo. Bayad ka ng income because you have income, bayad ka ng business taxes because nagpapaupa ka, at babayad ka pa ng real property tax sa local government. Yeah. So, kung ganun po, kailangan ba nilang mag... kasi kung nandun sa abroad, nakapangalan sa kanila yung condo unit at nagpapaupa sila, they don't need to be... Do they need a business number in order to do this? Yes. Because they have to issue receipts. So they have to register with the BIR. Mm-hmm. Okay, they have to register and they have to issue receipts. So all of these are done with the BIR. And we are talking about legal stuff, right? Yung yes, paano yes. gawin legally ang mga bagay-bagay. Kasi I'm sure may mga tao dyan na may condo dyan, nagpapaupa, hindi alam, walang kontrata, walang resibo. Opo. Nangyayari kasi. Mm. Okay. Sa mga nangyayaring ganon, may chance ba mahuli sila? Meron din kasi online na tayo ngayon, lalong-lalo na kung yung umuupa sa iyo is a businessman, so he will be claiming that as a business expense. Hindi po ba? Kasi malaman niya ng kasi importante malaman ng audience natin yan, ng mga nanonood, kasi halimbawa kayo wala kayong kamalay-malay sa batas, let alone sa batas ng Pilipinas, since wala kayo doon. At merong umuupa, tama-tama yan, attorney, maganda example nyo, umuupa sa inyo, business owner, di ba? O pumayag siya na, sige, babayaran kita, ganun. Pero dinedeclare pala niya sa business niya na binabayaran nila kayo. Malay-malay ng pangalan mo na sa BIR na ikaw ang binabayaran niya. So, natitrace nila yon. Opo, natitrace nila yon. Kasi yung businessman will always claim a rent expense. Yes. Deductible sa kanya yan eh. So kung hindi ako sa kanyan. Attorney, umuwi ako diyan. At nagtrabaho ko diyan at umuupa ako. Aha. Kasi umuupa ako as an actor, hindi as a lawyer, as an actor. Kasi actors are also self-employed, right? Yes. So they also fall under this category. Yes. Ngayon, kapag artista ka, ang deductible mo, yun pa pala isang tanong. Medyo straightforward pagdating sa lawyer, alam na natin ang business expense nila. Rent, di ba? Yung employees nila, yung mga office supplies or whatever. Mm. Pagdating po sa artista, may ganyan ba? Meron ba listahan yan? O is it like a definition that
maybe it encompasses whatever is used pursuant to your trade or something. Yes, or, yes. Ganun lang. Deductible sa iyo? Meron sana ito. Yung mga apparel mo, clothing and apparel, deductible sa iyan. Okay? Oo, mm-hmm. mga ganyan, mga props mo na ginagamit mo. Mga props nyo na ginagamit ninyo, yan, deductible din yan. Gasoline mo, gasoline. Yung kotse mismo. Na hinuhulugan mo. Provided you have to, you register that in your name and you identify that, designated that as a vehicle used in business. Okay. So, ibig sabihin, ang artista dapat magka-business number din? Yes, magre-register din. Okay. Para may makadeduct ka ng mga expenses mo. Kasi pag hindi ka nag-register, wala. Wala kang deduction. Hindi naman laki question na bakit puro Louis Vuitton ang pinagbibili mo or something. Wala, di ba? Kasi artista wala. Bongga ka. Hindi yung BIR yun. Yung mga BIR dyan. Hindi mga artista dapat maganda. So, maalam bibili nyo. So, mga artista dyan, magbibili na kayo. Tapos, file nyo ng business number, ang name nyo as a business name. Tapos, madi-deduct nyo pa ang tama. Okay, makapag-artista na nga dyan. Para mag-shopping ko, at yung pinag-shopping ko, madi-deduct. Diba? So, apart basta sasabihin mo. Basta sasabihin mo, it's using it for business, right? Yes, yes. Pero ang rent, hindi na. Kasi that's ano eh. Hindi na, diba? If you are using the space for recording or whatever, pwede rent. Rent expense din yon. Okay. Okay, so that's good. That's good to know. Kasi may mga iba dyan, hindi nakala nila, artista ako, meron akong sinweldo, income tax. Diba? Yung income na regular income. Because I don't know if everyone knows about this, right? All the actors out there, I don't know if you guys, lalo na yung mga hindi sobrang sikat. Kasi yung mga sobrang sikat, marami nang kinikita. I'm sure may mga tax people yan. Diba? Pero yung mga nag-uumpisa pala, budding actors, diba? You don't know. Tapos, umabot yung sweldo mo for one year, sinuwerte ka na for this year, nagkaroon ka isang pelikula at kumita ka ng million. Diba? Mm-hmm. So yung isang million na kinita ninyo para makapag-deduct kayo ng mga pinagagagastos nyo sa mga audition. Siguro pati audition, diba? Because that's in audition ka. Siyempre, nag-audition ka. Oh, magagamit nyo yan. So importante malaman nyo rin to para yung in, kasi imagine mo yung 1 million na yun, hindi mo alam, may taxable, pwede ka pala mag-deduct, di ba? Biro mo, nag-Uber ka, papunta, wala kang kotse. Nag-Uber ka, pupunta ka sa location shoot. O, di ba? Magagamit niyo yun, right? Oo. Pero remember this, no, attorney, if ever you have some expenses, not all are deductible, no? The first thing that you should consider is, was that expense incurred in furtherance of profit? Exactly. Is that necessary in your operation? And you have to have receipts. You have to have receipts, supporting documents. No receipts, no deduction. Oo naman. Oo. Tama kayo, attorney. Kasi ako, maintindihan ko, pero sila malamang hindi. Tama, you always have to prove that whatever i-deduct ninyo, ginawa niyo, tama, in furtherance of your profession or of your craft as an actor, you know, kaya nga yung Uber. Kung meron ka mang resibo noon at nagpunta ka sa location shoot, ayan. Halimbawa, yung equipment na ginamit mo sa recording, binili mo kasi magre-record ka, ganyan. Yung mga empleyado nyo, personal assistant mo, binabayaran mo, deductible yun. So, importante malaman nyo to. Ay nako, thank you, attorney. Ang dami-dami natin. I'm sure marami dyang na-enlighten tulad ko. Ganun. Okay. Kasi ano pa yung mga pwede natin? Ano pa yung, if you're a corporate taxpayer naman, now, in the Philippines, partnership is tax like a corporation. Okay, so partnership, association, corporation. Yung corporate tax natin, bumaba na ngayon. Instead of 30%, dalawa na ngayon ang corporate rate natin. 20% and 25%. So kung ang kumpanya mo, nagtatakda ng isang kumpanya at maliit pa naman, ang kinita mo last year, ang kinita mo net is less than 5 million. And the total asset that you own is less than 100 million. Ang rate na gagamitin mo is 20% only. Deductible pa lahat ng expenses mo. Ang corporate taxpayer hindi gumagamit ng 8%. Bawal yun.
So 20%. Pero pag ang kinita mo last year as a corporation is higher than 5 million or it might be lower but your total asset is more than 100 million, ang tax rate mo is 25%. So bumaba na ang corporate tax natin ngayon. Dati okay. Po magkano ba? 30. Oh. So ang pinakang so bali ang basihan mo is your assets, right? Mm-hmm. Assets and income. Oo. Mm-hmm. Assets and income. Mm-hmm. So mababa na po ngayon ang corporate tax natin kasi nomads tayo eh compared to our Asian neighbors. Ang taas-taas ng tax natin and that is the reason why we cannot attract foreign investors. Pag wala tayong foreign investors, wala tayong employment. Kokonti ang employment natin kasi yung mga domestic corporations hindi naman sila expand. So very limited ang jobs dito sa ating bansa. Kaya marami nag-go overseas. But because now, we have lowered our corporate income tax, maybe this is a factor that will bring in our foreign investors. Yeah, we'll see. At saka marami na silang incentives ngayon. So, marami silang incentives. Oo, mga corporation. Okay. So, meron din nagtatanong sa akin, madalas, yung magulang nila, may mga properties dito. Mm-hmm. And then, yung anak, isa o dalawa, nag-abroad. Okay, nag-abroad. E ngayon, di, namatay yung magulang dito. Ngayon, tinatanong ng mga nandito, paghahati-hatian na nila yon. Sasabihin nila, isasama pa namin yung kapatid namin doon, eh, foreign, American citizen na yun, eh. Di ba? Foreigners cannot acquire properties in the Philippines. So, hindi na namin siya isasama. Hindi po pwede yun. Foreigners... Kapatid, maski na American citizen siya, pwede siyang magmana. Mm-hmm. So ilalagay lang doon sa papeles o ex-American citizen. Paano siya, hindi ba bawal mag-own ng property ang Americans, mm-hmm. ang foreigners? Yes, that is true. But that applies only in purchase. They cannot mm-hmm. buy, not mm-hmm. unless they are dual citizen. Mm-hmm. Pero yung mga mana-mana, hindi po sila madi-disqualify because for reason that they are foreign nationals now. No. Mm-hmm. Oo, mabuti nga. Tama yan. Kasi para nalilinawan din ng mga tao dyan na kung ngayon, kung talagang ayaw nila, i-wave nila yung right nila. Kung, diba, yes. Sila ang may karapatang gawin yun. Hindi kayo na, you know, hindi kayo. So, and tama kayo. Talagang lahat dapat maintindihan nila. Kapag inherited property, pwede kang mag-acquire. Kahit citizen ka na ng ibang bansa, but the property mm-hmm. is inherited property. You have the right mm-hmm. to inherit. Mm-hmm. Sa kanila pa rin yun, yung mm-hmm. share nila. So, kanila okay. pa rin yun. Oo. Yeah. Tama. Ay, nako. Thank you. Thank you po at nilinaw natin yan. Now, mm-hmm. so in connection to that, so maybe we're not, tapos na po ba tayo sa income tax? Yun lang po. Yes ba? Po. Income. Yes. Okay. Opo. Ang hindi natin natakal pala, yung ano, sa income ng OFW. Exempt. Oh. Wala sila, walang income, okay. Walang income tax ang overseas contract worker at saka seamen. Okay. Okay. Exempt sila. Okay, good. So, let's move on to ito na yung estate taxes. Yung ito na, inumpisa na ni attorney yung mga na-inherit ninyo sa magulang ninyo. Okay. Mm-hmm. Now, yung inheritance po, inheritance tax. Wala na po tayong inheritance tax. Estate tax po ang tawag natin dyan. Dati-dati, mataas ang estate tax natin. Umaabot yan hanggang 20%. And halimbawa, meron po kayong isang kamag-anak o kaya magulang na namatay noong 1990. Halimbawa, namatay po siya. Marami siya mga properties. Now, as of today, hindi pa nasesettle yung estate tax. Kasi pag may properties left behind, may estate tax na babayaran. Hindi pa po nasesettle. Now, ang mangyayari po dyan, yung interest from the time of death hanggang ngayon, kukwentahin po yan per year, 20% per year under the old law. Kasi ang interest na po natin ngayon sa non-payment of taxes is 12% per annum. Pero yan 12% commences to run for delinquency beginning 2018 only. So, prior to 2018, pag meron kayong mga taxes na hindi nabayaran, ang interest po dyan is 20%. So, just imagine, no, namatay yung kamag-anak mo ng 1990.
hindi nabayaran yung estate tax. Ngayon magbabayad. Ilang taon na interest ang i-compute ng BIR? Kukumpute na yan for 31 years. Because 1997 namatay, 2021 na tayo ngayon, so that is 31 years. So 31 years na interest at 20% per annum. So ang laki po. Saan po ibabase yung tax na yan? Yung so kasi alam ang tanong nila, saan ibibase yung estate tax? Net estate. Kung ano yung mamanahin nyo, right? Namiyawa, mamanahin ninyo is worth, halimbawa, ang iniwan na property ng isang magulang, 30 million. 30 million. Total peso value of properties left behind, 30 million. Diyan sa 30 million na yan, maraming deductible. Diyan sa 30 million na yan. Kung ano man yung natitira, that is multiplied by the rate, the estate tax rate. Okay? Ano po ang mga deductible dyan? Under the old law, kung namatay siya noong 1990, because sa estate tax, it is the law at the time of death that applies. Mm-hmm. So, yung fair market value ng mga properties at the time of death, yun din ang consider, hindi yung fair market value ngayon. Para mababa. At the time of death. Okay. Uh-oh. Among the expenses that are deductible are funeral expenses, medical expenses incurred 1 year prior to death, maximum 500,000 pesos. We have our standard deduction of 1 million pesos. Family home, yung mga unpaid mortgage indebtedness, yung mga utang nung namatay na hindi nabayaran. Deductible po yan. Marami po. Maraming mga deduction sa estate tax. Mm-hmm. And then, after deducting everything, kung may natira halimbawa na 500,000 na lang from the 30 million, 500,000 na lang ang natitira, meron po yan na tax rate. Our estate tax prior to the train law ranges between 5 to 20%. 5, 8, 11, 15, 8, 12, 15, 20%. Ngayon, nung pumasok po yung train law for death occurring 2018 to the present, 6% na lang po. Amended na po ang estate tax natin. Amended na. At saka lumaki ang mga deductibles. Okay. But then, the problem here is, binaba nga nila yung tax rate, hindi naman nila binawasan yung interest. Kaya wala pa rin nagbabayad. So ang ginawa ng ating gobyerno, nag-provide sila ng tax amnesty once and for all to clear liabilities on estate tax. So lahat yung mga kamag-anak na namatay 2017 and prior years. Ulitin ko po. Ang time frame is sa mga namatay na 2017 and prior years. Pwede po kayong mag-tax amnesty. Wala pong interest, walang surcharge. Ang rate 6% lang. May mga deductions pa sa gross estate. So, yung tax amnesty po na yan, dapat yan nag-expire this year ng June 14. Dapat nag-expire na po yon. But because of the pandemic, konti ang nakapag-avail, so in-extend ng ating presidente, itong tax amnesty natin sa estate tax lang, hanggang June 14, 2023. So hanggang next year po, pwede po kayong humabol. Para ma-i-transfer na yung mga title ng mga property yan sa pangalan ninyo. Kasi kung hindi... Opo. Sabi nyo 2023, di 2 years pa. 2022 pa lang next year. Opo, 21. Oo. June 14, 2023. Okay, so may dalawang taon pa kayo, pero huwag na kayong maghintay because ako din, may pinagdadaanan ko AGS ngayon. Ang daming proseso na dadaanan ninyo and opo, knowing the Philippine government, ang daming hindi gagalaw. Talaga. Opo. Lalo ngayon may pandemic tayo. Kung hindi uusad yan ng mabilis. So, kung meron po kayo na mga ininherit sa magulang nyo, ninuno ninyo, kapatid nyo, from nung nanamatay, bago 2017 at pabalik. Right? Mm-hmm. All the way to 1930 or 1960, whatever. Kailangan niya na mag-file ngayon ng tinatawag natin na extrajudicial settlement. Okay. Mm-hmm. Kasi yun ang mag-uumpisa ng ano. It'll start everything. It will start the ball rolling.
Kasi hindi ka basta magbabayad sa BIR, hindi ka basta magbayad ng estate tax without that. Kasi ikaw, ikaw ang patunayan mo na ikaw yung heir. At ikaw ang mamana ng property na yon. So, marami po kayong dadaanan. May nagtanong pa sa akin, kailangan ba ng abogado dyan o pwedeng kami na lang? Ang sagot ko doon, good luck kung ikaw na lang. Tingnan natin kung umandar yan. Kasi hindi mo alam ang gagawin mo. I mean, let's face it, you need a lawyer to assist you to do all these things. Kaya ang suggestion ko sa inyo, pisahan nyo na, humarap na kay abogado sa Pilipinas na gagawa niyan para sa inyo. Because I'm telling you, 2 years, it runs really fast. Magugulat na lang kayo. Opo. 23 na pala, 2023. And i-compute natin, attorney, yung sinasabi nyo, kasi para maintindihan nila, base na lang natin sa, lagi kong binibase, sa 1 million pesos. Kasi wala na rin yung 1 million pesos ngayon eh. Di ba? Magka, ang isang poche na lang ngayon. Ngayon dyan eh. So, ang 1 million pesos, sabihin na natin, 1 million pesos yung estate tax na babayaran ninyo. Paano natin po i-compute yan? Para lang maintindihan nila kung magkano. Kung hindi sila nag-avail. Kung hindi sila nag-avail, kasi hindi nag-avail ng estate. 1990 namatay, sabihin na natin, 1990. Sa interest pa lang, magbabayad ka ng 31 years of interest at 20% per annum. O, so 1 times 20%. 200,000 per annum. Times 31 years. 31 years. 2 million po ang babayaran ninyo. Mas mataas pa dun sa... Mas mataas properties. Pa dun sa inherit mo, di ba? Okay. Yes, yes. At saka we have to understand na itong tax amnesty na ito is a layer-based. A layer-based. So halimbawa, meron isang property iniwan si Lolo. Lolo. Mm-hmm. So yung Lolo, meron siyang 4 na anak. So yung Lolo namatay, itong 4 na anak, hindi nag-asikaso. Okay? So hawak nila yung property. Ngayon, itong 4 na magkakapatid, namatay na rin lahat. So ang magmamana ngayon yung mga anak nitong yung mga apo na. So there will be 2 layers of transfer, di ba? From the lolo to the children and the children to the apo. So pwedeng mag-amnesty the lolo to the anak and the anak to the apo. So okay, 2 layers. Oo. Oo, 2 layers na amnesty. Kung hindi sila mag-amnesty, ano mangyayari doon sa kaso na yon? Yung 2 layers na yan. Eh di for pwede nang kunin ng gobyerno yan. Yung property na yan. Kasi sobra na ang delinquency. The claim of the government is more than the value of the property. Di ba? Yeah, like I said, 6.2 million, 1 million lang yung property. Eh, interest pa lang yan, ha? Interest pa lang yan. Eh, yung tax pa. Eh, yung tax pa. So, interest pa lang to. Interest pa lang yan. Tapos magkano yung tax nito? 20%. Yan, siguro 5% lang kasi 1 million lang. 5%. 5%. So, 5,000. Magkano man 5% nun? 500. 1 million, ang 10% is 100,000. 500. Diyos ko, edi, ayan na, ang babayaran nyo ha, ito, pag hindi kayo nag-amnesty. Based on 1 million pesos lang na property na I'm sure mas malaki pa yung property nyo dyan. 6.7 million. Yes. Yes. Ang babayaran nyo for a 1 million property if you do not avail of the amnesty. Yes, if you did not avail of the amnesty, ganun ang mangyayari. So take advantage of this, no? Take advantage of this. So, kung halimbawa there was no will left behind by the decedent, yung namatay wala siyang will. Okay, basta nag-iwan na lang ng property. So, ang mangyayari dito, if you want to avail of the amnesty, the first thing you should do is to sit down with your co-heirs and discuss how to divide the property. So, your discussion, your agreement will now be embodied in an extrajudicial settlement. That is the first thing that you have to do. That you have to be in the presence of the lawyer because it is the lawyer that prepares that document. Once that document is prepared, may publication pa po ang extrajudicial settlement. So that will take 6 months. 6 months. Kaya you have to do now, to do it now. Kasi 2 years. Tama-tama yung 2 years nyo dyan sa extrajudicial na yan. Umpisahan nyo na. Kasi nga, magpa-publication kayo. Doon pa lang sa pag-uusap ninyo, baka magkagulo na. Matagal-tagal na yon na meeting. Tapos, kukuha ka pa ng abogado. Eh, nasa abroad ka pa. Di ba? Yung communication na lang. Eh. Doon, nagtatagal na yun. Yung pagdating sa pirmahan, nandito ka, alam mo, mag-appointment ka pa ngayon sa Philippine Embassy para mag
at mag-sign ng affidavit doon na or SPA para may pumirma doon sa EJS mo doon sa Pilipinas. Unless gusto yes. mo pumirma. Pagdating doon, ikaw-quarantine ka pa. Di ba yun? Tsaka tandaan nyo, pandemic ngayon, ang bagal, mabagal na nga dating gobyerno, lalo pang bumagal ngayon. Kasi yung iba, from home, di ba? Working from home. Konti-konti lang nasa ano. So, matagal. So, yung 2 years na yon, tama-tama lang talaga. Oo, di ba? Kung if you pa, start now, if you yeah. start now, exacto lang yung 2 years. Exacto. Yes. Kasi nga, yung pagbibigay na 6 months, di ba? So, matagal po. So, umpisahan na po ninyo, wag na po kayo magpatumpik-tumpik. At saka tatandaan po natin ano, yung estate tax, that is the BIR tax. Pag na-clear mo na yung BIR mo, yung title na yan, isusurrender sa local government. Kasi ang gagawin ng local government, kakanselin yan, mag-i-issue ng bago sa pangalan ng mga bagong may-ari. Mm-hmm. Doon sa local government, meron babayaran ng mga transfer taxes. Oh. Iba po yung estate tax, iba po yung transfer tax. Oo, iba po yun. Sa yung local government. Tax, hindi kasama sa amnesty yun. Kasi hindi po kasama. Kung i-co-compute lang nila yun, paglipat na ng property sa inyo. Opo, opo. Okay, so para malinaw. Tatandaan po natin, ano, no estate tax payment, no partition. That is an absolute rule in our country. Mm-hmm. No estate tax payment, no partition. Mm-hmm. So, umpisa nyo na. Ngayon, isang tanong, marami po kasing kasong ganito. Mga minana nila walang titulo. Wala pang titulo ang mga minana nila. Mm-hmm. So, mas malaking problema, di ba? Mm-hmm. So, paano yun? Anong unang-una nilang gagawin? Ngayon, paano sila mag-a-avail ng amnesty kung yung minana nila ni wala pang titulo? Pwede naman magbayad ng tax amnesty. Pwede naman magbayad ng estate tax na walang titulo. Pwede naman. Sabay na lang yung tax pagpapatitulo. Oo, tax deck. Pwede naman. Pwede sa tax. Pwede naman. Okay. We can start with tax deck. Tapos yung pag itatransfer na yung tax deck, doon na magpagawa ng titulo. Diretso na sa pangalan ng mga magmamana. Pwede okay. yun. Oh, sige. Oh. Kasi alam nyo, ang magpatitulo, matagal din yan. Yes. Matagal niyan yung papasurvey pa. Ang dami-dami pang gagawin. So, yeah. So, yung mga nasa abroad ngayon, isa na yung mga yung nanay ko at mga kapatid niya. May property sila sa Surigao. Ayan, ampitahan nyo na yan. Kasi if you don't start now at lumampas kayo ng 2023, June 14 ha, 2023, kalimutan nyo na lang yung property nyo. Ibigay nyo na lang sa gobyerno. Ibabayaran nyo pa ba? Eh, I mean, ano pa, diba? Kulang, baka kulang pa yung pambayad yung property nyo dun sa government pag hindi nyo ginawa to. Dahil ang dami, lalo na kung ano tayo, eh, matagal na, di ba? 90s pa, sis Mariosep. So, yeah. Halimbawa din po, I would just like to inform also our participant this morning na kung halimbawa, meron ka naman property na ibinigay sa iyo. Like for example, meron ka isang kapatid, ibinigay sa iyo yung property. Nung binigay sa iyo yan, nandito ka pa sa Pilipinas and then you left. And then you left and you became now an American citizen or a foreign national. So, yung pagbibigay ng mga property, may donor's tax yan. Magbabayad ng donor's tax. Pag hindi po nabayaran ang donor's tax, may interest din. At saka sa donation, wala pong amnesty. Mm-hmm. Ang amnesty po sa mga estate, sa mga namatay. Mm-hmm. Okay? Sa donation, wala pong tax amnesty. Okay, so maganda intindihin din po ninyo yan. Kasi huwag niyong pababayaan. Kasi karamihan po na nagpumunta ng Amerika, Canada, ibang bansa, nakakalimutan, syempre busy lahat nagtatrabaho, nakakalimutan nalang property doon. Eh, sayang din naman po, di ba? Kasi property nyo rin yun. Ang dami-dami sa inyo na gusto mag-retire sa Pilipinas, di ba? Mamaya may mga plano kayo sa property nyo, hindi nyo alam, na-elit na pala ng gobyerno dahil hindi nyo ginalaw. Mm-hmm. So pwede nyo kunin sa inyo yun. Wala kang magagawa, may utang kayo. Mm-hmm. So that's really good to know. Kasi like I said, diba, sabi ko sa inyo, these are updates that you, each and every Filipino needs to know because it affects you. Sa totoo lang, taxation, yan ang isang batas na naapektuhan lahat ng tao. Diba? Mag-umpisa ka na, kahit bata, naapektuhan yan eh, diba? So, yes. Lalo na yung pumikita ka. So, itong discussion natin ngayon is very important.
Kasi it really affects each and every Filipino, whether you're in the Philippines or you're abroad. At least pag nadinig mo to, maintindihan mo na kung anong dapat mong gawin. And kung ano yung mga nakalimutan mo ng properties, tandaan mo na kung ano yung mga yan at mag-umpisa na kayo mag-ipon kasi mag-asos din po. May babayaran at mababayaran kayo. Hindi pwedeng wala. So, pero mas makakatipid kayo ng malaking malaki, lalo na sa mga tao na matagal nang namatay at in-inherit nyo matagal na ang laki na babayaran nyo dyan. So, pasalamat na lang tayo na nag-amnesty. Dahil kung hindi, oh God, kikita ang ano, gobyerno sa dami ng lupa yung maiilit nila. Diba? So yun. Nako, thank you, attorney. Meron pa ba kayong gustong i-share sa atin? Or I think that is all. That those are the most important things that we should pay attention to. The estate tax and the tax amnesty program of the government that is available now, because hindi lagi pong may amnesty. Mm-hmm. Amnesty comes once in a while. Nung panahon po ni President Pinoy, wala tayong amnesty. Ngayon lang panahon ni President Duterte na binuksan ito. Mm-hmm. So we take advantage of this, no? Mm-hmm. We have a very limited period for all of these activities. So avail of it na. Kung ayaw ninyo, sabihin ninyo, yung property na yan, ibibigay ko na lang doon sa kapatid ko. So, gagawa na naman kayo ng deed of donation. So, magbabayad din kayo ng donor's tax. Mm-hmm. Kung halimbawa, ibibigay nyo sa kapatid nyo yung property. Mm-hmm. So, mabuti pa. Ako, para sa akin, ewan ko, attorney, kung tama ba to. Sa akin, yung mga gustong, alam mo, nasa Amerika ka at meron kayong mm-hmm. property na ma-inherit, gusto mong ibigay sa kanila, instead of donating it, mag-waiver ka na lang. Nakasama mm-hmm. sa PBS. Diba? Mm-hmm. Pwede ka na magsama na I'm waiving my right to this. Pero magpa-file sila extrajudicial settlement na isa ka sa heirs pero in-waive mo yung right mo in favor of your other co-heir. Okay. Diba? Pero yung co-heir magbabayad din ng estate tax. Oo, magbabayad pa rin sila. Pero at least hindi ka na magdo-donation. Yung, at least yes. Ka na. Diba? Mm-hmm. Right. So ganun yung gagawin nyo. And like I said, since kung marami pa kayong problema sa mga ganyan, pwede nyo kang i-email at maria@merlaw.ca or si attorney, may email kayo? Yes, virginiajeannielim@gmail.com. Ayan. So either one of us, you can ask yung mga nasa Canada, America, andito ako, you can ask me, mga nasa Philippines, or even you can ask either one of us and we can try to help you. Kasi ang importante sa atin, maintindihan ng lahat ng Pilipino kung paano kayo makasave sa taxation, yes. Lang state taxes, avail of the amnesty. Because like mm-hmm. she said, it comes once in a while. And that while is really long. Right? So, mm-hmm. umpisahan na natin. Okay? So, thank you again, Attorney Lim. Talagang every mm-hmm. time guest kita, ang daming nalalaman ng ano natin, ng mga listeners, mga nanonood sa atin, na dapat nilang malaman. And honestly, I did not like tax law back in, you know, in law school. Nakawasan ko talaga yan kasi may numbers eh. But, like I said, the first time I ever really understood, you know, tax law is when I attended your lecture. Kasi talagang malino kayo mag-explain. You use layman's terms. You, alam nyo, inaisa-isa nyo, yung talagang maiintindihan ng tao. Kaya I really love it when you're my guest. Kaya nga sabi ko, sa susunod, attorney, baka mayroon pa kayo ibang batas na pwede nating i-discuss. Igi-guest kita. Mm-hmm. Kasi favorite guest kita. Thank you. I'm so honored and privileged, attorney. So, you can just get in touch with me if in case you have any problem. Mm-hmm. My email, again, is Virginia Jeannie, double N po yung Jeannie, lim@gmail.com. Yes. Makikita niyo rin niyo po yan sa ano ko. Sa, alamawa, natapos na po itong napanood nyo na to, you can just still go back and nandun lang po sa ano, basahin niyo lang yung pangalan niya doon, yung email, ilalagay po natin yung lahat. So yun. And then, attorney, ito na yung time na may babatiin ka ba? Okay. So, I would like to greet my brother who is in North Carolina. So, Fernando Lim, the wife, Carol Lim, and the daughter, Catherine Lim Wilson. My niece, Leanne Buena, who is in New York, and also my brother-in-law, Dr. Nards Buena in LA. My good friends, Socorro Gerlan and Evelyn Gerlan, also in LA. Please keep healthy and safe.
All of you, please keep safe and healthy. Oo, ganun din po kayo, attorney. Oh, thank you. Kayo din, stay. Attorney, kasi nagkasakit kayo, yes. Diba? Yeah, I did. Na-dengue ako. Oh my God, dengue, no? In dengue. Oh yes. God. Mahirap okay. din yun, ha? Mm-hmm. Gosh, I'm glad you're well now. Yeah, but tinamaan ng liver ko, eh. Ay. Yeah. So I'm still monitoring my liver. I still under observation pa rin. But I'm up and about. Oo nga. Mukhang medyo okay na yan. But again, thank you so much. Ako naman ang babate, of course. Okay. Pa namang hindi. Siyempre, yung nag-birthday na kaibigan ko sa Canada, si BFF ko si Gary Vega, happy birthday. Si friend ko naman from San Francisco, June Lopez, happy birthday. And of course, my friends in Canada, magkikita na tayo soon. Si LV, si Lorna, Lourdes Tumulak, si Elsie, Miles, Resi, Jackie, Jen, Diego, Michelle Diego. Of course, I want to thank Jasmine White, who was here. She's a musician in Canada, but she came here and we hang out. At naging guest ako sa kanya music video. Thank you so much, Jazz. And syempre, yung teammates ko sa volleyball dyan, si Anna, si Catherine, Megan, Nicole. I'll see you guys soon. I don't know if you can play volleyball, but and of course, the people in Montreal that I will be seeing as well, si Greg and Jennifer. I'll see you soon. And of course, my children, Jed and Aliana. Oh, of course, my son has a show, a Halloween show on June 30th. That's this next Saturday. And I will post it on my Facebook for you guys to watch if I can attend. Because he invited me to be part of the show to sing. So hopefully. And of course, my classmates from law school, yung mga kaibigan kong lawyers din sa Philippines, sina Chris, si Chris pala nasa Canada, Chris Carpio, Lilette, sino ba? Judge Bunny Usman, si Judge Mitty, at yung kaibigan ko dyan sa OSG, si ASG France, magpakitwag, sumagot ka sa messages ko. And of course, my friends from OSG, I miss you guys. Alam nyo, bala kong bumalik dyan. So kung bumalik sa Office of the Solicitor General because I enjoyed my time there. So you never know, I might become a solicitor again. Pag hindi ako nag-artista. Ganun eh. But anyway, so I guess we're at the end of the show and I think I've mentioned everyone that I need to mention. Of course, ito pa pala si Ron Aperocho. Thank you so much to Lee's Salon, siyang gumawa ng aking hair. Diba maganda? And Nora, yung kanya assistant doon. Thank you so much. So yung mga taga-LA dito, because I'm in LA right now, you can go to Lee's Salon. It's on Vermont, North Vermont Street here in Los Angeles, California. Anyway, so again, thank you, attorney. Hopefully, makikita tayo ulit this dito sa aking show. We can tackle other laws. Kasi it's very nice to have you as a guest because like I said, earlier, you explained everything so well, naiintindihan ng lahat ng tao. Okay? Now, to my audience naman, thank you for watching. I hope you learned a lot from today's episode. I'm sure you did. And wag na po kayo magtagal. If you have anything, if you inherited anything in the Philippines from people who passed away a long time ago, prior to 2017, up to 2017, umpisahan nyo na po mag-file. Kasi the tax amnesty is only until June 14, 2023. Kaya again, ito po si Attorney Maria Eleanor Rodriguez, ang inyong kaibigan, your source of information and legal counsel who has the Filipino community's best interest at heart dito sa programang Konting Kaalaman, Malaking Katulungan. Till next episode!